Pwede mo ba isalaysay sa hukumang ito ang pang-aabusong ginawa ng iyong ama? Tingnan niyo! Wala siyang masabi! Hindi ko siya ginalaw! Wala akong ginagawa ang masama! Order in the court! Order in the court! Ano bang gusto mo mangyari? Ba't ayaw mo magsalita? Hayaan mo na lang ba yung demonyong yun? Na makatakas? Matalo tayo? Paano naman yung iba natin mga kapatid? Paano kung sila naman ang pagsamantala ni tatay? Pakailan na po. Kapatid, hindi na lang ako ng mga tao. Pinuhusgahan nila ako. Pinandidirihan. Aileen, alam ko kung anong nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Pinagdaanan ko rin yan. Pero hindi ako nagpatalo. Bumangon ako. Kasi wala naman ako kasalanan eh. Biktima lang ako. At ngayon ikaw, Aileen, biktima ka rin. Wala kang dapat ikahiya. Dugate, hindi ka nabuntis ni tatay. Hindi ka niya nabuntis. Ano ko harap sa mga tawa pag dala-dala ko to? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Ano sabihin ko doon sa bata ate? Pinakapatid ko siya. At anak ko siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam. Kasalanan ko to eh. Dapat noon pa lang sinabi ko na sa'yo yung totoo. Dapat inilayo na kita kahit ayaw mo. Dapat hindi ko lang pinayagan na buhayin kayo ng nanay na parang walang nangyari. Aileen, ayaw kong maramdaman mo. Kahit konti, kahit katiting ng bangungot na pinagdadaanan ko hanggang sa araw na to. At nang dahil doon, hindi kita napakita. Hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Kasalanan ko lahat to. Lahat to kasalanan ko. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Pinagsabihin mo ako, ako yung hindi nakinig. Pagpamanin ko yung pamaprotekta sa akin, ate, wala kang kasalanan kung masisihin yung sarili po. Aileen, wala rin kasalanan ng batang yan. Kaya dapat lumaban ka. Dapat lumaban ka. Para sa kanya. Hindi madali. Humarap sa inyo ngayon. Pero ayaw ko nang mabuhay sa takot. Ayaw ko na siyang bigyan pa ng pagkakataon na ulitin ang kabubuhay niya sa mga natitira kong kapatid. Magiging anak ko. Your Honor, pahintulutan niyo pong tawagin ko ang susunod naming saksi. Sige, papasukin mo. Saan
gumang iligtas yung mga anak ko noon, ibinalot na kami sa takot ng asawa ko. Papatayin niya daw kaming maghina. Ang hindi ko alam, para ko na rin pala silang pinatay. Dahil hindi ko sila naipaglaban. Demonyo yung asawa ko. Pero kung meron mang isang tao dito na dapat makulong, ako yun. Kasi hinayaan kong sirain ng asawa ko ang buhay ng mga anak ko. Patawarin niyo ako, mga anak. Kung pinagsaraan ko kayo ng mga mata at tenga, patawarin niyo ako.